Maagang lumikas ang ilang residente ng Malabon nang itaas sa Signal No. 4 ang Metro Manila kahapon dahil sa bagyong Carding. Sa Valenzuela, may ilang pang pamilya ang nasa evacuation center. May ulat si Eunice Monte. Mga damit namin. Damit lang. Opo. Tanging damit at dokumento na lang ang nailikas ng mag-anak ni Aling Henera. Pito silang voluntaryo na umalis sa kanilang bahay dahil pinasok na ng baha ang kanilang tahanan. Laki ng ano, malaki po ang baha sa amin pag umuulan. Yung sahig namin halos baabot na sa ano. Pero hindi ito ang unang pagkakataon. Pabalik-balik na kasi sila sa evacuation center sa loob ng 30 taon. Dito kasi sila sa tabing ilog nakatira, kaya konting taas ng tubig ay binabaha agad. 19 na pamilya o mahigit 70 individual ang nakatira pansamantala ngayon sa Malabon Elementary School na sinusuportahan ngayon ng lokal na barangay at ng DSWD. Alas 6 ng gabi kahapon, lumikas na dito yung mga residente na nakikita niyo sa aking likuran. Sila yung mga nakatira malapit sa ilog na kadalasan ay hanggang bewang ang baha, pero dahil nga nag-iingat na sila ngayon, mas maaga pa lang ay lumikas na sila mula sa kanilang bahay. Pero kapansin-pansin, hindi na baha sa mga kalsada ng Malabon kumpara nitong mga nakaraang taon na kinakailangan pang gumamit ng bangka sa kalsada makatawid lang. Kami po yung apektado pagka may ganyang kalamidad. Pero awa ng Diyos ngayon po, mabuti na lang para lumiis po yung bagyo. Nung nakaraang taon talagang hindi na madala ng sasakyan. Pero ito ngayon, itong buwan ito, hindi ka ano. Ayon sa kapitan ng Barangay Hulong Duhat, malayo na nga ang sitwasyon ng Malabon ngayon kumpara noon. Dahil mas mabilis nang humupa ang baha kung ikukumpara noon. Ang Malabon kung mapapansin nyo, hindi na kami masyado nababalita. Ayos na po yung mga diki namin. Although may mga portion na hindi pa naman nangyayari, pero ongoing po yung pagsasayos po niyan. Yung mga plug-gates po namin before nasira, so ngayon nayari na rin po yan. Nakatakda na rin pauwiin ng mga evacuees kapag hindi na sumama ang panahon. Sa Caloocan naman, dahil maaraw na, naglilinis na rin ang lokal na pamahalaan dahil hindi naman ito binaha. Wala rin halos epekto ang bagyo sa Navotas at malinis na ang kalsada. Back to normal na rin ang operasyon ng mga establishmento, pati na mga namamasadang jeepney at tricycle drivers. Bumisita naman si Valenzuela Mayor Wes Gatchalian sa mga natitira pang evacuees sa Valenzuela National High School. Nasa 380 individual pa kasi ang nananatili sa evacuation center. Hanggang kaninang umaga, kabilang na ang mula sa District 1 at 2. Bagamat hindi naman gaanong naapektuhan ng Camanava area, mayroon lamang kahilingan ang mga suki na ng evacuation center. Yung sana pong hinihiling namin magkaano kami ng pabahay po. Eunice Monte para sa Bayan.